Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay February 14, 2019, araw po ng mga puso. Huwebes. Araw-araw ng mga puso. Ako po si Shari Roman, and babate na po sa atin ang nag-iisang action man at hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Happy Valentine's Day, happy Idol. Happy Valentine's Day. Para sa mga OFW, happy Valentine's Day po, mga OFW natin. At saka, yung mga netizen natin, happy Valentine's Day po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo lahat. Kung wala po kayo, wala po kami rito. As simple as that. Okay. Okay. Anong umpisa natin? Idol, sa ating sumbong ataksyon, andito si Arian Ferreira. Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang mister na may kabit at hindi na nagsusustento. Ito na naman. Okay. Malungkot. Malungkot. Unang salubong ng ating complaint sa araw na ito. Ma'am Arian, pinipilit niyang tumawa, umiti, pero nanguluha siya. Ano pong nangyari? Ang nangyari po kasi, umuwi po yung asawa ko noong Lunes. Ang sabi po niya sa akin, uuwi po siya ng 12 ng hating gabi. Pero po, nalaman ko po na ng tanghali ng Martes, ng 11 ng gabi, na nasa nanay na po siya. Nanay niya po, doon po siya umuwi. Hindi po siya umuwi sa aming mag-iina. Hindi ko po alam sa kanya. Tapos bandang alas 4 po ng Martes, tumawag siya sa akin. Pinapapunta niya po ako dun sa kanila para po makipag-usap po daw, makausap ako. Gusto po daw niya ako makausap pati yung mga bata. Gusto niya makausap. Sabi ko po, bakit hindi ka umuwi? May bahay naman tayo. Ang sagot niya sa akin, bakit ako uuwi dyan? Ayun po, yun po yung sabi niya. Sabi ko, may bahay tayo, may pamilya ka, bakit diyan ka umuwi? Bakit naman daw sa palagay ninyo? Hindi ko po alam yung rason niya. Sinasabi mo dito na may kabit. Ano ito? Opo, may kabit siya doon. Bago po siya umuwi, nakapag-usap po ko doon sa babae niya. Tinakot ko po yung babae niya, sabi ko po na pag hindi mo pinauwi yung asawa ko, ipapatol po kita. Nangako po yung babae na sabi niya, wala na kami, hiwalay na kami. Pangako okay. Ko, papauwiin ko si Jonathan, ng asawa mo, mag-usap kayo mag-asawa. Pero ang nangyari, hindi siya sa akin umuwi. Pinauwi nga niya, binili niya ng ticket, pero hindi siya umuwi sa amin. Sir Tul po, alam niyo po ba, nalaman ko pa na bago siya umuwi, nag-booking pa sila sa hotel, pero wala siya narinig sa akin. Natiis niya anak ko na hindi nagpadala na panggatas, na hindi kumakain, toyo na lang yung binabahog sa kanin. Tapos sila ng kabit niya, nasa masarap na restaurant, kumakain. Natiis niya anak ko, sabi ko bago siya umuwi, sana hindi ka nalang bumili ng mga pasalubong. Magpadala ka nalang kahit panggatas lang. Sige po, ma'am. Nasa telepono na. Si Mr. Jonathan Ferreira. Ito po si Mr. Mr. Ferreira, magandang hapon po, sir. Sir Jonathan. Sir Jonathan, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Raffy. Sir, gusto rin kayong kausapin ni Mrs. Ma'am, yan, kausapin mo si sir. Ngayon, sabihin mo ang dahilan bakit hindi ka sa atin umuwi. Alam mo kasi, tinatanong kita. Wala kang tinatanong. Sinasabi ko sa'yo, nasa ibang bansa pa ako, sabi ko, sino yung naninira sa akin? Walang naninira sa'yo dahil totoo yun. Paano mo nasabing totoo yun? Paano hindi totoo? May mga picture nyo, may video mo pa. Alam mo, picture lang yun. So, pinagseselos lang namin yung boyfriend niya. Hindi. Hindi mo pinagseselos. Umamin ka! Umamin kayo! Pinaamin ko kayo! Wait lang, Jonathan. Nag-group chat tayo, umamin ka, sabi mo. Oo, nag-develop kayo sa isa't isa, pero tinigil nyo. Pero pinaikot nyo lang ako, binola nyo ako hanggang ngayon, kayo pa din. Paano mo nasabing kami pa din? Ang gusto mo mangyari, uuwi ka, makikipaghiwalay ka sa akin. Wow, wala naman ako sinabing ganun. Makikipaghiwalay ka sa akin. Yun na nga yung gawa-gawang kwento. Pagbalik mo dyan, magsasama kayo. Tapos, pupunta ka ng Europe, doon kayo, susunod si Irene sa inyo, doon kayo magsasama. Paano mo kapal nasabing ng mukha mo, namiis mo anak mo, hindi mo ba alam yon? Ha? Ang sakit sa akin bilang isang ina, kahit sana hindi mo na lang ako inintindi, kahit yung anak ko na lang. Alam mo ba yon? Bilang isang ina, nakikita ko yung anak ko, biskwit na lang at tubig. 11 months pa lang, tinitipid ko sa gatas dahil ako wala akong trabaho. Ikaw ina. Ang kapal ng mukha mo, hindi mo maintindi yung sitwasyon na
sabi mag-ina, ikaw habang ikaw kumakain ka sa masarap na restaurant. Ang kapal ng mukha mo, hindi mo ba yun naintindi? Itas yung nanay mo, konsentidor. Kinausap ko siya ba nung gabing yun, nung 11 na yun. Nausap ko nanay mo, Nay, baka pwedeng mag-usap na lang kami, kaming dalawa mag-asawa. Ang sagot na nanay, hindi, doon kayo sa barangay mag-usap. Yung pride ko, nilunok ko, pinatawad ko kayo para lang maayos yung pamilya natin, para sa mga anak natin. Pero ang sagot na nanay mo, hindi, doon kayo sa barangay mag-usap. Ang sabi ko, Nay, sana po. Okay. Sabi ko. Ma'am, ito po si Miss Irene, ito ba yung pinagsilosa nyo? Kasi hindi ko po siya pinagsilosan nung una, Sir Rapid. Okay, sige, pero nasa telepono siya. Opo. All the way from Dubai. Kasi ang sinasabi po nilang pareho, wala na raw sila. So, Miss Irene sa panlay, magandang hapon po, Miss Irene. Miss Irene? Ma'am? Yes, sir. Ma'am, andito po si Mrs. Pereira, si Arian, kilala niyo po siya. Yes, sir. Ang sinasabi po kasi ni Jonathan, wala na raw po kayo. Tama, wala mali. Wala naman po kasi po. Tama po. Okay. Ma'am, sabihin niyo yan diretso kay Miss Arian kasi ayaw maniwala. Ma'am Arian, yan, si Irene. Sige, sabihin mo ngayon, makapal ang mukha mo, di ba? Kinausap kita ng tao, pero hayop ang kausap. Hindi ka tamang kausap eh. Dapat di na lang talaga ka kinausap. Oo, nakiusap ako sa'yo. Nangako ka, natitigilan mo yung asawa ko, pero ginawa mo. Hanggang ngayon, hindi mo tinitigilan. Bakit di umuwi sa akin asawa ko? Kasi hindi mo siya tinitigilan, di ba? Kinukontak ko siya. Huwag kang sinungaling. Hindi ko na alam kung ano pang gusto niya. Huwag mong ano, sinungaling ka. Sinungaling kang gurang ka. Haliparot ka kasi haanay ka eh. Pinagkitawalaan nga kita, ate. Ate sa kama. Ate ka sa kama. Hindi ate. Ate ka sa kama. Kapal na mukha mo. Tiniis mo. Nakita mo yung mga anak ko. Ginaya mo ko sa sitwasyon mo. Wala na akong hindi, haliparot doon. Ka. Haliparot ka. Nakiusap ako sa iyo. Sabi ko, tignan mo sitwasyon ko. Maliliit pa yung anak ko. 11 months pa lang. Kukuwanin mo yung ama nila. Aagawan mo sila ng ama. Nakiusap ako sa iyo. Nakipag-usap ako sa iyo ng tao. Oo, okay, ang kapal ang mukha mo. Diba? Ang kapal ang mukha mo. Nag-hotel ka pa. Ikaw pa nag-book. Nag-book doon sa hotel. Ang kapal ang mukha mo. Ay, ano pinagsasabi mo? Ang kapal ang mukha mo. Makatika, anay ka. Wow. Oh, wow. Talaga, anay. Anay. Mo, anay, kahit anong deny mo, hindi mo maano yun. Kahit anong deny mo ngayon. Ano? Ngayon, sige. Galingan mo magsinungaling. Kami ni Sean. Oy, may hindi kayo ni Sean. Ako. Excuse me. Marami akong message ni Sean. Excuse me. Huwag mo akong anuhin. Bakit hindi mo siya tanungin? Tawagan mo siya. O di tawagan mo. Okay, sandali po. Jonathan. Sir Jonathan. Ikaw talaga ang dahilan dito kung ba't nagkakagulo. Sir, ang sa akin naman po, ang kasi nga ho, ang lagi yung ginagawa ni Arian, lagi ho siya nagseselos. Oh, kumbaga, excuse me, Jonathan Pereira. Huwag ka muna sa inyo. Hindi ako nagseselos. Tiwala ako sa inyo. Sabi mo, Arian, ate ko siya, ate ko hindi siya, naman ate, hindi naman sa ganun. Sabi mo, ate ko lang siya, ate. Bilang ate, yung ugali mo kasi, yung trato mo sa dumating yung bagay, point. Konting bagay wait lang, galit ka sa akin. Dumating yung point na, kumbaga, yan na nga, nangyayari yung sinasabi mo. Dumating yung point na, yung ano, December 14, akin. Hey. Yung account ko, hindi ko alam kung ako gumagamit ng account ko. Yung number ko, message ako, hindi ko alam kung ako nag-message. Sir, makasingit sir, ako muna, sandali. Sir, sabi mo, selos ng selos ito si Arian. Pero meron naman siyang may pagbasehan yung kanyang pagseselos kasi may pag-aamin naman po sa inyo na kayo naging kayo pero wala na. So, meron po talagang nangyari. So, meron talagang dahilan para siya magselos dahil naging kayo naman talaga ni Irene. Di po ba? Inamon mo pa ako. Hindi ko alam kung kami nun, sir. Kasi, totally, pinagseselos lang namin yung boyfriend niya, sir. Hindi naman po ako yung tipong pagkipag-anuan na lang agad-agad. Hindi kasi ang nangyari nga lang po kasi may naninira po sa akin. Sir, umamin si Irene. Ang sinabi lang nga ni Irene, wala na kayo. Miss Irene. Po, yes po. Naging kayo pero wala na kayo ngayon ni Jonathan. Wala na po. Okay. So, ayan o, Jonathan, inamin niya na naging kayo kaya lang wala na kayo ngayon. Hindi na kayo. Nandun na nga po. Ang ano ko nga po, pinaliliwanag ko po kay Arian na yung wala na siyang dapat pagkatakutan. Ang ginagawa po, may naninira po sa akin na kesyo lumalabas daw po kahit ako'y nasa loob ng bahay. Ang pinupunto kasi ngayon ni Miss Arian, kaya siya napunta rito, Sir Jonathan, Ma'am Irene, is
Napapabaya mo yung obligasyon mo bilang ama. Sir, nagpapakasarap ka raw po kung saan-saan at kumakain ka sa masasarap na restaurant kasama yung girlfriend mo samantala yung anak mo walang makain. Yan po ang hindi totoo, sir. Buwan-buwan po ako nagpapadala, sir. Halos wala na akong natitira sa akin. Halos sinasabi niyo, malaki pa po yung natitira sa akin. Ang alam niyo po ba, yes, ang mga tao doon, nagpapadala ako. Sabi sa akin, ba't ang laki mo magpadala? Sa'yo ba may natitira pa? Ano kinakain mo dito? Ma'am, wala bang, may pinapadala ba? Wala. May pinapadala po siya dati. Magkano po pinapadala niya? Sir, ano una po, lang po ano, ngayon sahod ko lang po ako hindi nakapagpadala kasi ang sabi niya, oh, umuwi ka, lahat gawin mo, makauwi ka lang. So, ginawa ko lang po, yung sahod ko, binigay ko. Oo, yun nga, sir. Tiniis namin, December, 9,000 lang pinadala mo. Sa nanay sir, mo pa, 9,000. Sa nanay mo pa, hindi sa akin. Pagsalitain mo ako, patapusin mo ako. Ako, patapusin mo din muna. Sige, kasi, ang nangyari po sir, kasi 9,000 na pinadala ko. So, may bill po si yung anak ko po. Binagdag ko po doon sa bill yung another na pinadala ko. Puro kadahilan, kapal ang mukha mo. Anak ko yung pinaglalaban ko dito. Hindi ako pumunta dito para hindi naman ako nag-aawang balikan bata, mo kami. Diba? Ang sabi ko nandito sa'yo, mag-uusap tayo pag-uwi ko. Dahil anak pwede ko, tayo mag-usap. Tinawagan kita kagabi, sabi mo, let's chika, magpapapal ko. Hoy, Jonathan Pereira! Nasa ibang bansa pa lang ako, sabi mo. Bakit usap sa'yo? Unong araw ng pag-uwi mo, tinaliguran mo na kami. Tinatawagan mo ang boss ko. Hindi mo ba narinig sa sarili mo? Anak ko yung pinaglalaban ko dito! Hindi ka nagpapakama! Bakla ka! Oops, ma'am. Sabi ko sa'yo! Oops, sanali po, ma'am. Okay, below the belt na po yun. Sir Jonathan. Hindi naman po, may sakit ang anak ko. Mimurahin niya po ako doon sa ibang bansa. Bakal mo kasi, noong time na nasa ospital kami, nasaan ka noong birthday ni Aileen na doon sa ospital kami ni Inces. Ang kapala mukha mo ni Piso, wala kami doon. Nag-chat ako sa'yo, Dave, wala kaming pera. Anong gagawin ko? Sabi mo, ayaw mo na yan. Ang sabi ko, nanay. Wala akong ni Piso. Nangutang ako sa kapatid mo, sa nanay mo. Sabi, pumunta kapatid mo, wala akong pera pa siya. Inunawa ko, nanay ko nangutang. Tapos yung okay, yung mga gamot nilang sir, okay. Ang pinanggagaliti talaga ni Ma'am Arian is wala kang concern sa iyong family dito. Sir, hindi ka nakapagbigay ng tamang suporta. Nagpapadala sir eh. Eh kung nagpapadala ka Ma'am, sir, saan itong galit niya nanggagaling? Sobrang galit niya. Talagang sir, ang mangyak-nyak sa mana loob. Nandito po sa akin lahat ng resibo ko sir. Ka, alam mo ba? Okay lang na ako ibaliwalain mo yung anak ko. Ay, na sir, lang sana. Yung anak ko na lang eh. Sinasabi ko na, ba't ko babaliwalain ang anak ko, sir? Yung anak ko nakikita kong ganun. Yung pinagawayaan mo. Hindi, ilan to. Nandito pa man lang. Okay, ganito. Sir Jonathan, magkano man pinapadala mo kada buwan, sir? Hindi naman po pare-pareho kasi... Magkano nga po, yung average po, magkano every month? 40, 15, mga ganun po. 15 o 50? 50 or 15? 1.5 po. 15. Mababa lang po kasi sahod ko dun, sir. Hindi na 15 alay. Kada buwan. Ilan po yung anak niyo, ma'am? Apat po. Tapos dalawa po yung naggagatas, kambal. So, apat. Sa apat na anak, 15. Wala ko kayong trabaho, ma'am? Wala po. Kasi, di nag-alaga po kayo. Trabaho dahil nag-aalaga po okay. Ko ng kambal. Sir, kulang po yung 15 sa apat na bata. Ay, sir, ang sahod ko lang po is around 21,000 po sa pera natin. Ah, okay. Sandali po, ma'am. 21 po ang sahod niyo dyan. Opo. So pinapadala niyo po 15. So naiwan niyo lang po sa inyo dyan 6,000. Opo. Okay, yung 6,000 po ba naipon niyo yun? Ay hindi sir. Hindi naman po libre pagkain ko sa ano sa trabaho ko. Okay. Ko po so ngayon sir, pagbalik mo rito sa Pilipinas, nandito mo po ako sa Pilipinas sir. Kaya nga, nandito ka sa Pilipinas. Bakit hindi ho kayo dumiretso sa bahay para mag-usap kayo ng iyong misis? Ay sir, ang problema nga ho, syempre pag sumagot po ako ng pabalang, maaari ho kami magbungangaan, maaari yung kami magkasakitan. Okay. Eh, syempre, iniwasan ko na lang din po yun. Hindi po, sir. Okay, so ma'am, pwede ba ma'am, kami yung maging tulay, mag-usap kayo sa barangay, sa MSWD, pag-usapan na maayos yung suporta sa bata? At, hindi, ang gusto ko pong mangyari, total naman, pinabayaan na niya kami, tinalikuran na niya kami. Sige, ma'am. Gusto ko pong maparusahan yung babae doon sa Dubai. Gusto ko magdusa siya sa ginawa niya sa paninira sa pamilya namin eh, sa ginawa niya sa anak ko. Gusto ko siya maprosahan doon. Mapakulong ko lang siya. Mapadeport siya. Gusto ko, yun lang. Pati siya, hindi na rin siya makabalik doon. Yun lang. Gusto ko maramdaman nila yung ginawa nila sa amin. At sa amin mag-iina. Gusto ko paramdam sa kanila lahat ng mga ginawa nila sa amin. Paghihirap.
Si Sir Jonathan andito na sa Pilipinas, so hindi na siya pwedeng kasuhan doon sa... yung babae na lang po. Tapos siya po, gusto ko po siyang ano na, ng kasuhan din Miss na Irene. Adultery. Miss Irene? Yes, sir. Narinig po, sabi ni Miss Irene, gusto ko rin niyang kasuhan. Paano niya po ako kakasuhan, sir, kung wala naman na po kami? Hindi rin naman, hindi ko naman po alam na sila. Kasalanan mo. Hindi niya po alam na may asawa siya? Nung una po, sabi niya po, hindi na sila okay. Pero alam niyo po may asawa pwede siya? Pwede niyo pong tanungin si Jonathan. Pwede niyo po siyang tanungin. Okay. So, Ma'am Ariane, si Jonathan para may problema rito kasi hindi siya naging honest kay Miss Irene. Alam naman niya, may apat na anak kami. Nakapapanganak ko lang po eh. Bakit siya pumatol? Hindi, ang sinasabi rin kasi ni Jonathan sa kanya na wala na kayo, hiwalay na. Porkit ba di kami okay? Papatol kay, alam mo naman kasal kami. Yun lang. Alam niyo, Miss Irene, nakasal sila ni Jonathan sa Ariane. Ang sabi niya po kasi, hindi po sila okay, hiwalay na po sila. Okay. Tapos nung nalaman after po, nung nalaman ko, nakipaghiwalay po ako, alam po ni Ariane, nagkausap na po kami dyan. Hindi ka pa rin tumigil. So, Ma'am Ariane, nung malaman ni Miss Irene na nagsinungaling si Jonathan at hindi totoo yung mga pinagsabi niya sa kanya, nakipaghiwalay siya. So tama-tama yung ginawa ni Miss Irene. Pero pinaikot lang po niya yung palabas lang po nilang dalawa. Patuloy pa rin sila naglumalabas, hindi nagsasama. Totoo. Hindi totoo, may mga picture ka. Huwag kang ano dyan. May mga picture ko kayo na matitipan ni Benesha? Opo, may video po. Nandun po. Ano po yung mga picture? Na pwede kasama mo is... sila. Nandun po sa kanila. Hindi, pero kung magkasama lang po, wala po yan. Kailangan po yung may picture sila pareho na kahubad, nakahiga sa kama, then pwede mo isubmit yan sa Saudi authorities. Pero kung yung mga ganun lang yung picture, wala ho yan. Ayan po, naka-couple shirt pa sila, couple shoes. Wala ho, wala ho. Ako, hindi po ako bugado at hindi ho ako taga Saudi government. Pero sa biglang tingin, wala ho, maliban na lang kung may mga sulat dyan sa ilalim. Kung sila po yung nagyayakapan, nag-alips. Meron po, yung pong naka-akbay pa siya ng ganun po, nasa, nakatalikod. Sana po kung meron yung nag-lips-lips sila, nakahiga silang hubot-hubad. Yung mga ganun ho ba, nagbibideo call sila na walang saplot, pwede ho natin isubmit yung sa Saudi authorities na gusto mo na para imbestigan ito si Miss Irene. Pero kung picture-picture lang po na magkatabi sila, ibang usapan yun. Mukhang mahina. Pero may pag-amin naman kay Miss Irene na wala na sila, din susubukan nyo po kung gusto nyo. Gusto ko po talaga dahil po, yun po yung ano, na nag-ano po sila, nag-hotel nga po bago umuwi asawa ko. Hmm. Pero ma'am, may problema talaga dito si husband. Kasi nagsinungaling siya. Maaaring may problema din si Miss Irene dahil alam niya na may asawa kahit nahiwalay, eh wala pa namang, hindi pa annulled yung marriage. Pero si Jonathan ho talaga ang may problema rito dahil nagsinungaling siya. Kung sinabi niya lang siguro na inamin niya na meron akong asawa at hindi pa kami hiwalay, okay pa kami, at pumatol pa rin ito si Irene, yun ang dapat talagang maparusahan si Irene. Sila pa din. Pero kung nagsinungaling itong si Jonathan, sa aking palagay, eh pareho kayong biktima. Biktima ka rito ni Jonathan, biktima rin si Irene sa pagsisinungaling ni Jonathan. Kasi narinig ko naman, ma'am, sinabi niya kanina, nung malaman niya na okay pa pala kayo ni Jonathan, hindi pala hiwalay at nagsinungaling to si Jonathan, nakipag-split agad siya. Pero palabas lang po niya. Patuloy pa din sila lumalabas. Sinasabi niya, group-group lang, pero sila pa din. Eh, well, dapat tumapatunay natin yan. Kasi para sa akin, ma'am, hindi ako kumakampi dito kay Irene. Biktima rin po siya ng panilin lang ni Mister. Si Mister ho talaga ang may problema rito. Lalo pat ngayon, hindi siya umuwi sa inyo. Dapat mag-usap kayo nito. Sir Jonathan. Yes, sir. Pwede ba pag-usapin ko na lang kayo? Ay pag-usapin nyo na maayos kayong dalawa ang problema. Lalo pat meron kayong apat na anak pala. Yung isa, kambal. Opo, sir. Dalawa, kambal. Yun nga po ang gusto ko. Mag-usap po kami ng sa barangay hindi po. Hindi na po. Sa topo kasi... Hindi, ma'am. Kailangan, ma'am, give it a try. Alang-alang po sa mga bata, hindi po alang-alang sa'yo. Ma'am, sandali. Kasi ang iniisip mo, alang-alang sa'yo lang. Hindi po. Alang-alang kaya po sa mga... kami. Nalilikuran na niya kami. Doon pa lang sa hindi niya pag-uwi. Tiniis niya anak ko na walang gatas. Okay. Yun talagang malaking pagkakamali niya. Yun na po. Binabayaan na niya kami. So ayaw mo na kausapin siya? Tinalikuran na kami doon pa lang. Tinalikuran na niya kami. Okay. Gusto ko na siyang ano. Ayoko na po. So ano pong gusto mong mangyari ngayon kay Jonathan? Mamaya na muna si Miss Irene. Ano pong gusto mong mangyari kay Jonathan? Willing daw siya magkipag-usap? Gusto ko na po siyang i-ano. Demand ako po talaga siya. Gusto kong magdusa siya sa ginawa sa amin mag-iina.
Ang tagal-tagal na ng babae ka. Paulit-ulit. Ayoko na po. Kahit na po siya ay pupunta sa bahay niyo? Hindi na po. Kung mahal niya pamilya ko nung una pa lang umuwi na siya sa amin. Pero wala eh, pinatagal niya. Nag-antay ako doon, nagsabi ilang ako araw sa... po siya simula nung dumating siya hanggang ngayon. Oh, wala ilang po. Araw po? Ilang araw na po lumipas? 3 days na po. 3 days na. 4 days na po hanggang ngayon. Friday na ano mga ngayon? Thursday. Pero naintindihan niyo, ma'am, hindi ko rin kinakapintos niyo na 'to. Ang sinasabi niya po ang dahilan kung bakit di siya umuwi dahil ayaw niyang mag-away kayo. Hindi po. Magkasakitan. Kinausap ko na po yung nanay niya noon, nung gabing pong yun. Sabi ko, Nay, kung maaari po, mag-usap kami dalawa, asawa sa asawa. Tama. Tapos sabi niya, hindi, sa barangay na lang. Sabi ko, bakit naman po, kaya nga po mag-usap kami mag-asawa para sa pamilya. Hindi, sana pinilit niya, maghiwalay ko kung maghihiwalay. Yun po sabi ng nanay niya. Kasi alam po ng nanay niya, tsaka nung kapatid niya, yung relasyon nila. Okay. Sir Jonathan, may punto nga naman, malaking punto yung kay Mrs. na mag-asawa kayo, dapat ayusin niyo muna yung problema niyo kapag hindi na kayong dalawa lang, kapag hindi niyo po naayos nabiyak dalawa lang. Po. Then pwede kayo pumunta sa barangay at pwede kayo humingi ng tulong sa iba pang mga tao, grupo, organisasyon na makatulong. Pero dito nagkamali kayo, sir. Sana kinausap mo muna si Mrs. Sir, kinakausap ko po. Tapos, sir. Sabi niya po sa akin, let's ka. Puro let's ka. Bakit ako? Sinabihan ako ng nanay mo na peste ka. Ano ako? Ano pa ako? Hindi ka natatakot eh. Sinabi ko nga sa inyo. Sige po, kung ayaw niyo po. Kausapin ko po si Sir Rapid Tool po doon tayo. Sabi, ang sagot mo? Sige. Tapang mo, diba? Peste ako, peste. Paano naging peste? Nakikipag-usap ako, nagpakumbaba ako para lang maayos. Ang sabi ng nanay, sabi ko sa nanay mo, sana po nag-gumit na po kayo bilang mabuting magulang. Gumit na kayo sa aming mag-asawa. Hindi po kayo aawat, gigit na lang po kayo. Anong sagot ng nanay mo? Pestikado kayo sa barangay mag-usap. Ang yun, sagot, ang sakit nun eh. Hindi nyo naisip yung mga anak ko. Arya, kahit kailan, hindi ko kailan. O Jonathan, umuwi ka. Ikaw, nakakakain ka pa, nakakatulog, samantalang anak ko. Naghahagilap ako ng pandaya pero pang gatas. Tapos biskwit lang at tubig sa tanghali. Matipid ko lang yung gatas. Tapos magbibinyag yung anak mo at magbebirthday ngayong 15. Ang kapal na mukha mo. Hindi mo iisip yun. Ni piso wala ang binigay simula nung January hanggang ngayon pag-uwi mo. Ang kapal na mukha mo. Lahat ng sakripisyo ko binaliwala mo. Diba sabi mo, hirap ko sa iyo, hindi mo. Yung, ano, ako una nagsakripisyo para lang magkaroon tayo ng sariling bahay, mapag-aral ka, magkaroon ka ng magandang trabaho. Ito yung ginanti mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Tapos gugustoy mo, makapagbalik. Hindi na, hindi ko ipipilit sa iyo sarili ko. Kung ayaw mo sa akin, diwag, di ko sa'yo pipilit. Yung mga anak ko, yung ano ko dito. Pero ma'am, dapat sumuporta pa rin siya sa mga bata. Yun nga po. Obligasyon niya po yun. Kahit na ayaw niya po sa kanya, ma'am, kailangan pa rin magsuporta siya. Sir Jonathan, hindi yes, porket sabi ni Mrs., ayaw na niya sa iyo, ayaw niya makipag-usap sa iyo, obligasyon mo pa rin, sir. Sandali, patapusin mo ako, sir, para maliwanag. Kahit na ayaw sa iyo ni Mrs., ayaw na niya makipagkita sa iyo, karapatan niya yun, pero kailangan magsuporta pa rin sa mga anak mo dahil kung hindi, mababawasi ka, violence against women and children, sa hindi pagsuporta. Naintindihan mo yun, sir? Alam ko po yun, sir. Alam ko po. Okay. At mahal ko po ang mga anak ko, kaya hindi okay. Ko po sila pwede talikuran, sir. Mahal, kaya pala. Tiniis mo wala ang anak mo. Wala kasi akong pera ngayon, di ba? Sabi mo, ibili mo yung ticket yung sahod mo. Uwi ka, wala pera. Kapal na mukha mo. Tapos sabihin mo, tatawag ka sa akin. Nintindi ko na, magpapabinyag tayo. Kapal na mukha mo kung kailan pa nagpatulpo ko, tsaka tatawag-tawag. Aba, hindi ko naman alam na nagpatulpo ko. Hindi naman alam, lagi mo sinasabi, nasa ibang bansa pa lang ako. Sana noong una pa lang, umahal mo mga anak ko. Sana noong una pa lang sa mga anak kita umuwi. Hindi. Sa nanay mo, ikaw umuwi. Kung mahal mo anak mo, hindi mo ginanto. Ano pa nga ginawa mo sa akin dun eh. Sir Jonathan, excuse me. Wala ka bang naipong pera, sir? Wala nga, sir. Balit lang po kasi, sir, ang tawad ko talaga, sir. Ah, kasi pinapadala mo 15, so natitira sa'yo 6. Eh, saan po yung 6,000 na naiwan sa'yo buwan-buwan? Wala ka naipon doon? Ay, sir, yun po, pangbili ko pong pagkain, pambayad ko po sa internet ko. Kulang pa po, sir, kung tutusin po, basura na nga po kinakain ko doon eh. Eh, saan po yung sinasabi ni Mrs. na kumakain ka na masasarap sa mga restaurant doon?
Ay, sir, yung mga barkada ko kasi, siyempre, sila mga binata, dalaga. Siyempre, oh, nakakalibre lang po ako. Hindi naman po ako yung tipong magbabayan. Anong sapatos na bilhin? Mga Nike po. Nike? Couple shoes pa, couple shirt. O, diba? Ang galing mo, tindi mo. Yung mga anak mo, walang gatas. Nang mamakaawa pa ako, padala ka kahit 1,000 lang pang gatas. Sabi mo, hindi, wala akong iuwing pera. Kapal ang mukha mo. Okay, so sir, ubos yung pera mo. Sa pagdating mo rito, walang-wala ka. Ay, sir, zero po talaga ako. Ngayon, ang tanong ko, sir, ano bang trabaho mo? Bakit sabi mo, maliit lang sweldo mo, 21,000. Ano bang trabaho mo doon? Sa supermarket lang ako, sir. Butcher lang po, sir. Butcher. Di ba malaking sweldo ng mga butcher? Opo, sir. Ay, sa Canada po, sir, malaki. Pero sa Middle East po, sa America, po malaki yan. Sweldo ng mga butcher sa US? Malaki po. High-paying job yan, butcher. Sa US. Teka muna. Sir, paano malaman ni Miss Aria, ni Mrs., na talagang 21,000 ang sweldo mo? Hindi po niya sa pinapakita yun. O, ba't di mo pinapakita yung paycheck mo? Hindi po. Ay, sir, wala naman po kamong payslip na lumalabas. Nasa kontrata ko po is 1,600 dirhams po. Fix po yun, sir. Okay, teka muna. Yung nasa kontrata mo na 1,600 dirhams, yan ba pinakita mo kay Mrs.? Hindi po. Opo, sir, alam naman po niya bago pinakita. Umalis. Wala kahit po, wala siyang pinakita. Kahit kontrata po, wala akong pinakita. Okay, sandali, ma'am, pag naipakita niya, Miss Arian, yung kontrata na 1,600 dirhams, na kapag kinumbert yan ay 21,000 something, anong maging reaksyon niyo? Kasi ma'am, kung totoo talaga yung sinasabi niya na 21,000 lang kanyang sweldo at pinapadala sa inyong 15, natitira sa kanyang 6, at yung sa 6 doon, kailangan niyang panggasto sa sarili niya. Ngayon lang naman po siya nagpadala ng 15. Yes, sandali lang po, ma'am. So, in a way, ginagampanan pa rin niya yung kanyang responsibilities na yung para sa pamilya, para sa iyo, bilang tatay sa abroad, magpapadala sa kanyang misis, para sa mga anak. Yung mga ganun ho ba? Pero binaliwala na po talaga niya kami. Ni Pasko nga, New Year, wala siyang paramdam eh. O yun lang. Dapat, kasi Pasko New Year, niya, tumatawag niya siya, ano eh. Nangungumusta siya. So, nihay, nihoy. Hindi po, lumabas nga po kami sa ospital eh. Hindi niya siya nag-chat na, oy, lumabas na ba kayo? Kamusta na yung anak ko? Wala siyang ganun. Ang okay. Kapal na mukha yun, niya. Mali siya doon. Pero doon sa pagpapadala ng suporta, ma'am, mukhang hindi siya nagkukulang. Doon lang sa pag-Christmas, New Year, hindi kayo tinatawagan, binabati. Tapos nung nasa ospital nagkulang kayo. Nagkulang nga po nung yun. December po, hindi na po siya nagpadala. Nine na lang po, sa nanay niya pa po siya nagpadala. Ang sabi pa nga po ng nanay, hindi, ayaw pa nga niya magpadali. Sabi po niyang ganun. Okay, so sa Jonathan, may problema ka rin. Nung December, kapos na yung padala mo, 9,000 na lang. Bakit ito kapos na lang? Saan po napunta? Sir. Sabi po niya, may babayaran pa po expenses sa ospital. So ipinabayad ko na po agad yung expenses sa ospital. Okay. Eh, 9,000 po. Di ba dapat 15 ang pinapadala nyo dati? Oo nga ho, sir. Yung 9,000, pinadala ko sa kanila. So, yung tapos, yung 8,000, kinambayad ko po sa ospital. Okay. Sige po. Ito po, mag-usap na lang kayo sa kabilang booth. Kung ayaw po makipag-usap ni Miss Arian, karapatan niya po yon. Suporta mo na yung mga bata. Okay, salamat po. Basta po, sir. Gusto ko po talaga siya ma-demanda. Sige, ma'am, punta kayo sa kabilang booth. Tuloy yung pag-usap. Miss Irene, salamat po sa time na binigay sa amin. Miss Irene sa Panlay. Salamat po, sir. Ah. Si Irene, sige po. Usap, pagputula. Bumalik pa si ma'am. Sige. Sa kabilang booth. Teka muna. Si ma'am nakangiti na. Kanina, umiyak. Sige po. Booth muna tayo sa kabilang booth. Okay, sige. Okay mga kapatid, sa mga nais pong magsumbong o magreklamo, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Bukas po kami mula Lunes hanggang Biyernes. And mangyari lamang po na personal kayong magtungo sa aming tanggapan kung kaya o di kaya po magpadala ng inyong representative kung kayo po ay isang OFW or nasa probinsya. And paalala lamang po na magbaon lamang po ng konting pasensya dahil na rin po sa dagsa ng mga tao na pumupunta po sa aming tanggapan. Araw-araw po yan mga kapatid. Okay, and please mag-like lang po kayo and mag-subscribe po sa YouTube channel ni Idol Rafi, Rafi 2 for in Action YouTube channel. Diyan lamang po yung mga legit na videos ni Idol Rafi, yung mga ibang accounts po, mga peke lang po yan. Okay?
Family robbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. And gusto mo ba ng freebies kapag bumili ka ng phone, yung freebies na di lang isa kundi 20 mahigit pa? Dito sa Cellboy, ikaw ang bida dahil sa bawat pagbili mo ng cellphone, may 20 mahigit na freebies ka pa. Ano pang hinihintay mo, lusob na sa pinakamalapit na Cellboy branches sa inyong lugar. And stress ka ba, uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili po sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. And hello po kay Miss Joy Dairy Thompson ng Canada from Lloyda Rivera. And happy Valentine's Day daw po kay Villa Rica Rivera Cruz, Wendy Hazel Cruz, and si Tita Emma Rivera. And happy birthday po sa aming complainant, yung nawalan po ng pouch dyan sa Grab. Naalala niyo po, happy birthday po kay Miss Ellen Vicente. Happy, happy birthday po. And happy Valentine's Day po sa lahat. Okay, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Dyan lamang po kayo ang... Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarin. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang inyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil, winners sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetic counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Because you're helping everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a yeast. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast.
Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Okay, bago ang lahat, Happy Valentine's Day po and Happy Birthday po kay Gretchen Faye Garcia and Vanessa Concha, galing po sa aming staff na si Ate Amy Gomez. Okay, idol sa ating sumbong ataksyon. Ayan, bago yung good night muna. Good night. Alam niyo na itong good night. Kailangan nyo ng 7 oras na tulog kompleto para kayo po ay very focused sa inyong trabaho. Hindi ko kayo matamlay. Hindi kayo na nadadapa-dapa dyan. Kasi kung lalampa-lampa, idol. Yung mga taong lalampa-lampa, natitisod madalas. Mm-hmm. Parang si Cesar. Hindi totoo si Cesar. May insomnia siya. Kinikwento sa akin eh. Mm-mm. Sabi ko, minum ka na nito. Eh, mukhang payag na siya palaging na dudulas. Anyway, si Cesar, sinasabi ko, minum ito. Cesar Lino. Oo. Pero magaling yung Cesar, magaling na aming magugupit. Hair and makeup stylist. Hair and makeup artist yan. The yes. Best of the best. Siya yung gumugupit sa buhok ko. Yes. Kulang palagi yung tulog niya. Kaya palagi siyang nadudulas. Ito, dapa. At saka siya nga po pala, 10% ng proceeds po nitong Good Night mapupunta po sa charity. Mm. Sa Rafi Tour for Action Foundation. Meron po kasing Rafi Tour for Action Foundation. Huwag na ho kayo magbigay sa Rafi Tour for Action Foundation. Marami po nagtatanong, hindi ko binibigay kasi po mas maganda kung gagawa tayo ng mga ganitong klaseng activities. Sa pamagitan po nito, bibili kayo ng gamot na makakatulong na po sa inyo, makakatulong din po kayo sa mga kapuspalad natin. So 10% po nitong Good Night, yung kita po nito, mapupunta po sa Rafi Tour for Action Foundation, at yung Rafi Tour for Action Foundation, yung po yung tutulong sa mga complainants namin dito na nangangailangan ng financial assistance at kung ano pa mga bagay. Okay? Okay. Idol, sa ating sumbong ataksyon, nandito si SG John Trabucon, SG Albert Talakay. Apat sila, idol, at humihingi sila ng tulong tungkol sa mababang pasahod. Sorry. Yes. Ang Good Night po, hindi po nabibili to sa anumang butika. Wala po talaga. Mabibili naman to sa Lazada at saka sa Shopee. Ang siste, sa Lazada kasi, hanggang limit nila, 250 boxes lang. Pag lumampas ng 250 boxes, may cut off. Phase out na. At palagi, everyday, palaging nagko-close dahil dinadagsa. Salamat po. Ngayon, kung inabutan po kayo ng quota, ito po, tumawag kayo sa 353-0388, 353-0390, 353-0390 sa Ikatso Incorporated. Marami po sila doon. Okay? Okay. Idol, sa ating sumbong ataksyon, si SG John Trabucon, SG Albert Talakay. Apat sila, idol, at humihingi sila ng tulong dahil sa mababang pasahod sa kanila at wala rin daw silang benefits. Idol, 400 pesos a day lang sila pero 12 hours pa. Naku po. Naku po. Saan po kayo nag-duty, sir? Saan siyudad? Dito po sa Muñoz po kami nag-duty. Muñoz. Oh, Quezon City. Opo. 537. So, kapos ng 137 per day. Opo. Tapos 12 hours pa, plus yan.
meron kayong 13-month pay, sir? Meron naman po, kaso yun nga po sa mababang sahod, yun lang pong bilang nila sa 13-month pay namin. Sa, dapat ibabase yun sa minimum. Opo. Wage. Benefits meron? SSS, Pilal, Pag-ibig? Hindi pa po namin na-update kung nahulugan po, hindi. Sige, kausapin na natin. Si Miss Tricia Espiritu, admin ng Gadi Force Agency. Magandang hapon po, Miss Tricia. Madam, magandang hapon po, Madam Tricia. Yes po, sir. Good afternoon po. Ma'am, andito po yung mga SG ninyo. Ang kanilang pong sahod daw sa 12 oras sa Muñoz sila na nag-duty, Quezon City, yes, NCR yan, ay 400 lamang, 12 oras? Yes po, sir. Kinumpute po namin yan. Dapat po with overtime at ibabase natin sa minimum wage, dapat po 805 pesos kada araw ang kanilang sweldo. Yes po, sir. So kapuso kayo ng 405 pesos every day. Yes po, sir. So ibibigyan niyo po yung 405 pesos na kulang? Opo, sir, wala pong problema. Pero po kasi may mga concern din po kasi kami dyan, sir, sa mga tao pong nagreklamo. Ano po yung mga concern niyo, ma'am? Yes po, si John Trabucon po kasi is abandoning post po kasi siya, Sir Rafi. Kumbaga po, iniwan niya po yung pwesto na wala po siyang kapalitan. Okay, nasa batas po natin yun, nasa batas po ng security. Okay. Na bakit po siya nag-a-abandon ng post. Alright. Tapos po, si Albert Talakay po is ganun din po ang case niya. Abandoning post din po siya, Sir. Sa palagay niyo, ma'am, bakit niya nila ina-abandon yung kanilang post? Hulaan niyo lang po, ma'am, baka mahulaan niyo. Ayun, sir. Ang hindi ko po alam kung bakit. Ako, ma'am, kaya kong hulaan, ma'am. Sige po, sir. Siguro, feeling nila, aping-api na sila, pagod, puyat, walang pahinga, ilang araw sa isang linggo? Bali po, wala po kami. Ilang araw sa isang linggo? Sir, kayo nag-duty? 7 po. Okay. Pagod, puyat, kumaki na nga, kailangan po magpahinga, tao pa kaya. So, yes po, sir. So, hindi nila kaya, kaysa mag-urimentado sila, umalis sila sa kanilang pwesto. Dahil gusto na magpahinga, kaysa naman sila'y maabutan na natutulog sa pwesto, makakasuhan pa sila. Opo, sir. On top of that, ma'am, on top of that, pagod sila, wala silang pahinga, and lit-lit pa ng sweldo. Yes po, sir. Naiintindihan ko po sila, sir, kung bakit po ganon. Ang Ma'am, bago nyo sila kasuhan ng abandonment of post. Yes po, sir. Isipin nyo muna yung kaso ninyo sa dole, dahil hindi ko kayo nagbibigay ng tamang pasahod, isipin nyo po muna yung maging kaso nyo sa sosya dahil inapin nyo po itong inyong mga security guard. Dalawa pong kaso ninyo, ko sosya at saka dole, kumpara po sa abandonment of post. Okay po, sir. Okay, ma'am. So, ma'am, wag mo nang bagitin yung abandonment of post. Problemahin po natin yung kulang pong pasahod at benepisyo, ma'am. Okay, madam? Okay po, sir. Good. So sa dole po, ma'am, pupunta tayo at doon tayo mag-usap at ibibigay niyo po sa kanila yung kanilang mga sweldo, madam? Opo, sir. Sige po. Mag-arrange po kami ng settlement, sir. Very good. Palakpakan mo si Ma'am Tricia, direct. Ma'am Tricia, ngayon pa lamang kami po yung nagpapasalamat pero may gusto rin sabihin si Sir Albert. Sir Albert. Sir, yung ano po namin, sir, yung ano namin, yung 2-1 file po na inipit po, hindi po binigay sa amin. Hindi, kasama na lahat yan. Pagdating sa pag-uusap sa dole, isasama natin lahat yan. Thank you po. Kasi hindi lang dole ang involved natin, pati sosya, kung halimbawa pumalag sila. Pero kung sa dole pa lamang naayos natin, hindi natin, kailan pumunta pa sa sosya. Okay po, okay. Sir. Salamat po, Ma'am Tricia, ha? Okay po. Thank you po. Thank you. Okay. Sir John, Sir Albert, okay. Sasamahan po namin kayo at magkaayos po kayo. Okay. Sige po, salamat po. Po. Thank you. Thank you. Salamat po, idol. Thank you. Pero, upo muna kayo. Actually, i-off muna si Miss Tricia. Hindi rin po maganda. Magipatas lang ko dito, ha, na iniiwan niyo po yung post ninyo. Sir, patapusin niyo po ako, sir. Abandonment of post. May problema nga naman kayo doon. Dahil what if may pumasok na magnanakaw, ni-raid yung bahay o kung yung pwesto na pinagbantayan ninyo, nagkaroon ng aberya. Diba? So dapat, bago nyo i-abandon yung inyong post, kinakausap nyo inyong agency. Sinasabi nyo na masyadong gas-gas na kami, wala na kami pahinga. Pag hindi nyo kami binigyan ng day off, eh, baka mapipilitan kaming umalis para matulog. Kumbaga magbibigay kayo ng abiso, wag yung bigla na lang kayong aalis. Meron din po kayong mali, sir. Meron din. Di ba? Walang iniwan dito na
ako, habang nag-announce kami, mamaya, nag-news break, lumayas na lang ako bigla. Masama po yun. Lahat ng bagay kasi, dadayin mo sa pag-uusap. Pero, kung kayo po ay nakipag-usap sa kanila, sinabi nyo na, oy, wala kaming pahingat, oy, mababang sweldo namin. Tapos yan ay recorded. On top of that, hindi pa rin sila nakinig. Then, kahit saan pang korte pumunta, kahit saan pang ahensya ng gobyerno sila magreklamo na kayo nag-abandon ng post ninyo, panalo kayo. Dahil bigay kayo ng sapat na warning. Eh. Diba, sir? Ito'y advice ko na sa lahat ng mga SG. Hindi lang po sa inyo. Oo nga, inaapi kayo. Talagang dapat pumalag kayo. Pero kausapin nyo muna, bago nyo abandon ng post nyo, kausapin nyo muna yung amo nyo, sabihin nyo yung inyong hinaing, magbigay kayo ng warning na kapag hindi nyo po kami binigyan ng pahingat, puyat kami, pagod kami, pasmado kami, eh mapipilitan po kami umalis. Matatarantayan sila. Okay, sir? Yun lang po. Huwag nyo i-abandon na yung post nyo next time. Kung kayo po i-alis na dito after this na nagkaayos, sa mga susunod po na mga pagdudutihan nyo, huwag nyo i-abandon na yung post nyo. Okay? Salamat po mga sir. Salamat din po. Thank you. Okay. Bago ang lahat, idol, kasi may kumakalat pa rin daw ng mga peke na video sa YouTube. Sabihin ko lang na ifa-follow nyo lang po yung YouTube channel ni Idol. Rafi Tufo in Action YouTube channel. Meron po itong 3.2 million subscribers. Diyan lamang po kayo manonood. Meron po yung verified mark or verified check sa gilid. Yung color blue. 3.2? Yes. 3.2 lang. Ginagawa na po namin lahat na pwedeng gawin. Sinusumbong pa namin sa YouTube. Pero mukhang mabagal po ata yung YouTube. I don't know kung sino talaga ang may pagkukulang dito. Hindi naman po nagkulang kami maging yung TV5. Nagtutulungan na po yung TV5 at maging po yung buong staff ng IT group ng Rafi Tufo in Action. Pero mukhang mabagal ata yung YouTube. Kuminsan inaabot po yung... Kasi maraming tataka eh. Maraming nagmumura na ng mga netizen, minumura na mimeke. Kuminsan po kasi inaabot ng 3 days, 4 days, 5 days. Bago ma-shot. So, wala ho kami pagkukulang. Doon po sa mga netizen, salamat po sa inyong mga concern. I think ang YouTube ang may problema na. Siguro dahil sa kabagalan, nakasilip po ito ng butas, ito na mimeke. So he or she or they take advantage of that. So para malaman nyo lang. Salamat po sa TV5 na tumutulong. Kay Bing Maanyo, thank you. Of course, kay Miss Lucy Cruz Valdez, thank you. Sa staff ng IT. Yes. Sa YouTube, salamat. Salamat. Kahit papaano. Kahit 5 araw bago nyo nabubura, salamat pa rin. At least nabubura. At least nabubura. Oh, at least. Kuminsan, inabot ng 1 linggo. Kuminsan, nagtataka kami, mas nagtitrending pa yung sa fake. Meron pa nangyari noon, yes, trending. Yes, and then we're trying to reach out dun sa YouTube. YouTube, salamat po at pinayagan nyo kaming magkaroon ng magandang channel at ang lumaki po yung aming channel. Pero sana, we've been trying to reach out to you guys tungkol sa problemang ito. Kasi kami po ang channel na the most pirated channel sa buong mundo. Totoo yan, sa buong mundo. Sa kabilang banda, kuminsan, natatawa ako eh. Sandali lang, no? Kasi, napaplatter ako eh. Sa dinami-dami ang lalaki mga account dyan, mga sikat na mga artista sa Hollywood, dito sa Pilipinas may mga celebrity rito na mga big time na mga channels. Hindi pinipeke. Oo. Dito sa atin. Eh kasi nga naman po, palagi kami nagtitrending. At salamat po sa inyo mga netizen. So yung siguro nakikita ko na kaya kami po ang the most pirated video. Na parang kuminsan napaplatter tayo. Kasi ano eh, yung imitation is a form of flattery na pinipeke tayo. Kasi kung pangit yung ating mga video, hindi tayo pipike. Walang makaka-interest. Yes. Ganun lang yun eh. Kaya pinipeke tayo dahil nagkaka-interest. Dahil maganda ang video. Yes. Again, ako po yung nananawagan sa YouTube sa pamagitan nito. We've been trying to reach out to you guys. Katakot-takot na email ang ginawa namin, pagsusulat sa inyo, to tell you na there is this problem. Salamat. Although continue yung ginagawa namin na mga hakbang. Yung iba hindi namin sasabihin kung ano pa, may mga hakbang pa kaming ginagawa.
hindi muna namin sabihin. Hindi kami nagkulang. Kaya ako sinasabi to dahil meron daw ayon sa ating IT group na mga netizen na nainis. Bakit hindi nyo ginagawa ito ng paraan? Ba't hindi pa rin ito nagagawa ng paraan? Ginagawa pa namin ng paraan. Matagal lang. Pero tulad ng mga ginagawa namin problema rito, yung nilalapitan namin na ahensya ng gobyerno o yung concerned agency, nakikikooperate. Kaya nasusolve yung problem. Kapag hindi kasi nakikikooperate yung nilalapitan namin para ilapit yung problema, then hindi tayo makasolve ng problem. In this case, in fairness sa YouTube, umaksyon naman YouTube. Yun lang medyo mabagal. So sana YouTube, mga sir, mga ma'am, pakibilis-bilisan lang. Kasi ang image din ng YouTube dito ang nasisira. For the information of YouTube people, kayo din po ang naapektuhan dito eh. Kasi hindi talaga kami, dahil kami ay nakikichannel lang sa inyo. Di ba? Kayo po dyan sa YouTube ang pinagtatawanan talaga nitong namimeke. Hindi po kami. Pangalawa lang kami. Dahil kami ay binigyan nyo ng channel. So sana, bilis-bilisan pa ng YouTube yung kanilang mga pag-aksyon. So doon po sa mga netizen, salamat po sa inyong pag-unawa. 3.2 tulad sabi ni Sherry. Tingnan nyo po agad, 3.2. Pag wala pong 3.2, kapag naka-hide, 3.2 million. Yung ginagawa kasi ng Memeke, sabi ni Vivian, hina-hide daw. So pag naka-hide, huwag nyo pong panoorin. Kasi kami, pinagmamalaki namin yung nakalagay doon, 3.2. Pag wala pong 3.2, huwag ko kayong manood at huwag nyo pong i-subscribe. That's fake. Ganun lang yun. Diba? Doon sa mga namimeke, hindi natin alam kung ilan yun, kung sino sila. One of these days, matutuntun din kayo. Hindi naman siguro papayag yung YouTube na ganun-ganun lang. Kasi dito na nagiging tanga yung YouTube, ginagawa yung tanga yung YouTube. Diba? Yes. Well, YouTube is doing something. And I'm sure of that. Again, YouTube, salamat. At sa tuloy-tuloy niyong pagipagtulong sa amin kapag nagsusumbong kami, na-report namin. Uma-action din yung YouTube after 5 days or 3 days. Kuminsan 2 days. Salamat. Pero kuminsan, hindi. Kuminsan meron after a few hours. Pero mas maganda sana YouTube kung instantaneous. Mas okay sana. Yan ang gusto ng mga netizen. Okay. At muli, salamat sa TV5. At sa mga netizen, lalo na. So, nag-e-report. Okay? Nag-e-effort. Sabi ni Vivian, mga mag netizen, minumura daw yung... Sabi ko, fake account. Blip, blip, blip. Okay? Sige. News break muna tayo. At sa muli, ha, itong good night, huwag niyong kalimutan, ha, para good night ang inyong pagtulog. 10% po nito, proceeds, mapupunta po sa charity. At ipapakita po namin kung paano po ginagastos yung 10% na proceeds mula dito sa good night. Okay? Marami po matutulungan. Natutulungan niyo na po ang sarili niyo dahil makatulog kayo na maayos. Nakakatulong pa po kayo sa kawang gawa. Ito po, good night. At syempre, ito po ay gawa ng ATC. Isa pong pinagkakatiwalaang kumpanya ng mga gamot. Okay. Okay. Ulitin ko lamang po, manood lamang po kayo ng mga videos ni Idol Rafi sa Rafi Tufo in Action YouTube channel. Meron po yung 3.2 million subscribers and meron po yung verified check sa gilid. Yan po ang katibayan para malaman nyo po na legit po yung pinapanood nyo. Mga legit po na accounts ni Idol Rafi Tulfo. Okay. And bago ang lahat, mamaya pa babatiin po natin isa-isa yung mga nasa Facebook Live, lalo na po sa Team Pasaway na Happy, Happy Valentine's Day po. Okay, ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Pagora Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan, Pagora 1-Minute Keratin with Argan Oil. And stress ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili po sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7888
4. And gusto mo ba ng freebies kapag bumili ka ng phone, yung freebies na di lang isa kundi 20 mahigit pa? Dito sa Cellboy, ikaw ang bida dahil sa bawat pagbili mo ng cellphone, may 20 mahigit na freebies ka pa. Ano pang hinihintay mo? Lusob na sa pinakamalapit na Cellboy branches sa inyong lugar. And hanap mo bahay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Bago ang lahat, Happy Valentine's Day syempre sa aming nag-iisang hair and makeup stylist na si Cesar Lino, gayon din sa aking mommy na si Riza Roman. And sa aking lola na si Anastasia Kahilig Benedicto. Okay, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo ang... Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine, sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. And habang inaantay po natin si Idol Rafi, ayan.
Happy Valentine's Day po sa lahat po ng nakamonitor sa ating Facebook Live. Okay. Okay. Sherry, Happy Valentine's. Si Sherry nga pala mga kapatid. Kanina, nagbibirang sila. Pero birong totoo nga tato. Wala raw siyang ka-Valentine's Day. Uy, hindi. Si Ate Bibs kasi. Wala siyang boyfriend. So, may mga netizen dyan. Si Sherry pa man din, naka-high heel siya ngayon. Oh, ang taas na high heel niya. Nag-makeup. Nag-damit. Discolored. Oh. Nakakasira ng reputasyon ko, Ate Bibs. Walang boyfriend yan. Kaya mga netizen dyan, dapat mabait. Ano bang qualification? Basta hindi po takot sa inyo. At syempre, dapat si Sherry, ingatan nyo. Huwag nyo lukuhin. So, yung qualification dyan, dapat mabait. Mm-hmm. Oh, may trabaho dapat. Walang, hindi pwede walang trabaho. Matindi pa naman pangangailangan ng tiyan ko. Ano? Matindi pangangailangan? Pangangailangan ng tiyan ko. Ang tiyan mo? Pagpapiro ka na, ano? Yung sabihin, food. Siyempre. Ah, kailangan. Oh, dapat sa'yo, chef. Ah, chef. Oh, siyempre, para lutuan ka at palaging busog ka. Okay. Sige. Okay. Right. Idol, andito ngayon si Belina Anciano and Ayesha May Anciano. Mm. Ito po, Idol, ay 8 years old lamang. Maglola sila, Idol. And Idol, may kahilingan daw ang kanyang apo para sa inyo. Pwede siya pakita, pwede siya pakita direct kasi hindi naman siya victim of any kind of crime or abandonment or whatever. Pwede pakita siya dahil hiling naman itong gagawin niya. Sige. Kasama niya kanyang lola. Lola Belina, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Ayesha May. Magandang hapon po. Magandang hapon. Meron ka raw sulat. Opo. Basahin ni Sherry. Sherry. Wow. Korteng puso yung... Yan. Ikaw ang gumawa nito, ano? Opo. Sige, pakibasa siya. Okay. Idol Rafi, kamusta po kayo? Ako nga pala si Ayesha May Anciano, 8 taong gulang at nag-aaral po na grade 2. May hihilingin po sana ako para sa kaarawan ng lola ko sa February 19, 2019. 51 na po siya and gusto ko po sana yung bubong namin ay mapalitan na dahil pag umuulan po ay tumutulo at nababasa po si lola. Pag natutulog po siya, kaya naaawa po ako sa kanya dahil si Lola na po ang nagpalaki sa atin at sa akin at pinag-aaral po niya ako. Maraming salamat po ang inyong tagahanga, Ayesha May Anciano. Idol, Happy Valentine's Day. Wow. Alam mo, Ayesha, kiniliti mo yung puso ko. Halos maluha ako sa tuwa. Bakit? Kasi karamihan ng mga bata, mag-request siya ng laruan para sa kanila. Yes. Mag-request siya ng sapatos, damit, for them. Not for anybody. Pero ito, request niya para sa kanyang lola na nagmamahal sa kanya. Hindi para sa kanyang sarili. Opo. Lola, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Pinapanood ko rin po kayo, Idol. Salamat po. February 19 po, birthday. Opo. Advance happy birthday po, Lola. Thank you po. Okay. So, Ayesha, ilang yero ang kailangan? Apat. Apat lang? Sabi mama. Lola, ilan ang yero? Hindi. Yung sa ano po, yung sa pahaba po, ano po siya, bali, apat po, apat na mahaba. Hindi ko po alam yung square, kasi ang square po ng lugar, bahay namin, 25. Ano po trabaho niyo, Lola? Wala po, sa bahay lang po. Yun, nagbabantay sa kanya, sa kanyang tindahan namin, maliit lang. Ah, meron kayo sari-sari store? Maliit lang po yung ano lang, mga candy-candy po, sa kayong chichirya. Saka yung mga magi, yung mga laki, may ganun po. Sino ang kasama niyo sa bahay? Yung asawa ko po. Ano trabaho ni Mister? Wala na rin po. Dati pong driver siya, natanggal po sa trabaho niya kasi po malabo yung mata niya pagka nagda-drive. Ayun. Bawal na mag-drive pag malabo mata? Opo. Tapos sino pong kasama niyo? Yung anak ko pong bunso. Ilan taon? 12 po. Tapos ito na si? Ito po. Ito, baling ako na po nagpalaki sa kanya simula po nung baby siya. Kasi yung ama niya po, wala na po. Okay. Nay, Lola, hindi ko pong pwedeng tanggihan. Opo. Ang hiling ng isang bata tulad ni Ayesha. Maraming salamat. Not for herself, but for the Lola na nagmamahal sa kanya.
hindi ko po tatanggihan. Opo. Ibibigay ko po yung kanyang request. Eh, marami pong salamat, Idol. Mababago na po yung bubong namin. Bibigyan namin kayo ng bubong para hindi na kayo mabasa. Opo. Okay, nabanggit nyo rin po kanina na wala kayong kama? Wala po. Sa sopa pag kayo nakahiga, lahat? Ano po? Sahig po, tapos karton po, yun lang. Sahig? Opo, tapos karton. Bakit walang kama? Ayaw po namin eh. Ba't ayaw nyo? Eh kung may magbibigay sa inyo ng kama? Eh, tatanggapin po namin. Marami pong salamat. Akala ko talagang ayaw nyo ng kama. Okay, Vivian. Papunta tayo ng reporter dun sa bahay ni Lola. Sige, bigyan natin ng bubong. Salamat at bigyan natin ng kama. Marami pong salamat, Idol. Parang birthday nyo na po sa akin. Pang birthday gift nyo na po sa akin yan. Eh kung birthday gift, dadagdagan ko ng kutsyon. Salamat po. Oh, siyempre, para hindi maging matigas yung kama. Tapos, bigyan natin ng mga unan, kumot. Ayun. Opo. May electric pump po kayo doon? Meron po. May TV ho kayo doon? Meron po. May radyo po kayo doon? Meron po, radyo. Oh, kompleto naman pala eh. So, kama lang sa kabubong? Opo, yun lang po kailangan namin. Ang importante po yung bubong kasi po pagka umuulan po, lalo bumabagyo, talaga malakas po talaga tulo. Okay. Eh, yung sari-sari store, yung laman ng sari-sari store nyo, kumusta? Puno pa? Ang punan ko lang po doon, 1,000. Ha? 1,000? Opo, 1,000 lang po pinapaikot ko. Tapos yung sa simula po umaga hanggang ano hapon po, nakakabenta ko ng 400. Baon po niya, 20 pesos. Sa bunso ko, 20 pesos. Sa almusal, 20 pesos. Bali, 40 po silang magtita. Tapos baon din po, 40 pesos. Ah, pinagagulo mo na yan. Tapos ang kapital, 1,000. Opo. Eh kung lagyan natin ng puhunan na 25,000. Marami-rami po sila. Lola, magkakasya kaya yon? Marami po salamat, Idol. Sige po, sige po. Gagawin po namin yung para sa iyo. Vivian, sige. At kayo, Lola, ang mismo magsha-shopping ng mga ititinda nyo. Sasama po kayo sa reporter namin. Ituturo nyo po kung ano yung mga gusto nyo pong bilhin na groceries. Lord, tulong na po sa amin yan. Opo, kung ano pong gusto nyo ilalaman sa inyong paninda kasi kayo magtitinda nun. Sige po, ma'am. Done. Bago mag-Sabado. Marami pong salamat. Okay. Sige po. Pasalamat din ho kayo sa apo nyo. Ayan siya, salamat. Ayun. Napaka-sweet ni Ayesha, ano? Ayesha, alam mo ba itong nangyayari ngayon? Paglaki mo, maintindihan mo ito. Na ang laking ginawa mong tulong sa lola mo. Nakikita mo yung reaksyon niya, naiyak siya sa tuwa. Opo. Anong masasabi mo? Ayan, tuwan-tuwa si lola mo, napasaya mo siya sa kanyang karawan. Lahat ito dahil sa iyo. Anong gusto mong sabihin kay lola? Maraming salamat po dahil pinalaki niya ako ng maayos. Salamat po. Mag-aral kang mabuti, no? Si Idol, absent na po siya 2 araw. Simula kahapon, nandito po kami hanggang ngayon bumalik po kami kasi sabi na babalik kami. Ay, hindi ho masasayang yung pagbalik nyo. Kaya nga, sabi nga po, bukod sa bubong, kama, kutsyon, 25,000 po worth of groceries na kayo hong mamimili kung ano po groceries ang bibili nyo. Sasamahan ko pa po ng 1 sakong bigas. Ay, salamat po. Para hindi na kayo problema sa inyong kakainin. Opo, maraming salamat po. Doon po sa 25,000, meron pa po ako ibibigay sariling groceries nyo na hindi kasama sa paninda. Parang pambahay nyo. Marami pong salamat. Okay, sige po. Lola, okay na yan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Nasaan pa lang peras nitong si Ayesha? May asawa na po. Bali yung parents niya, yung babae nanay, yung anak ko po siya. Tapos yung tatay niya, wala na po natukhang. Ay. Okay, si nanay po. Yung nanay niya, may asawa po bago. Eh, hindi naman po namin binibigay siya. Napakabait niyo po, Lola. Buti naman kayo ang nag-alaga sa kanya. Opo. Maganda po yung pagpapalaki mo sa kanya, Lola. Opo. Salamat po. Napakabait na bata at mapagmahal. Salamat sa kanyang Lola. Salamat po, Lola. Thank you. Salamat po. Okay. Salamat. Thank you, Nay. Thank you po. Okay. Idol, sa ating next sumbong ataksyon, si Nover Kabugnason at mga anak. Hingi siya ng tulong na makausap at mapabalik na sa kanilang bahay. Ang kanyang misis, kahit ito pa ay nabuntis na ng iba. Uy, ibang klase to si Sir. Ano to si Sir? At tawag nito martir. Oh, may mga bata?
Direk ka, mabilis yung pindot natin sa camera. Off cam itong mga bata. Ito yung sinasabi ko, pag yung mga biktima silang kapabayaan, mm-hmm. ng mga magulang, hindi sila pwede makita sa camera. Sir Nover, magandang hapon. Hapon din, sir. Okay. Pareho kayong apelyido ni Cherry May, so mag-asawa ko kayo. Apo, sir. Kasal ko kayo, kung ganun. Sige. Anong nangyari kay Mrs.? Nang lalaki po, sir, eh. Postbuntis na po. 3 months. Paano niyo po nalaman, sir? Inamin po niya sa akin. Siya mismo nag-amin? Apo, sir. Kaso siya dito. Kailan pa ho na kayo naghiwalay? Bali, umalis po siya, sir, September. Tapos, nung pinabarangay ko siya ng January, saka pa po siya bumalik sa akin. Tapos, kasi sabi ko, pag hindi ka bumalik para sa mga bata, iakyat ko yung kaso para sa'yo. Tapos yun nga, aminin na sana niya yun, nung araw na yun, nabuntis siya. Yes, sir. Bali, isang buwan pala dapat, 1 month. Eh, ngayon, bali, tumagal siya ngayon, hanggang ngayon, Martes lang siya umalis, sir. Tapos, yun, buntis daw siya. Aminin sana, kasi ngayon, bali, anniversary po na dapat ngayon namin, sir, sa kasal. Oh, yun sa pana, yun sana. Oh, Valentine's Day na Valentine's Day. Sa kainiwan. Anong trabaho niyo po, sir? Caretaker po ako ng bahay ni Mayor Buti, sir. Sa Tagaytay. Po kayo. Apo. Si ma'am? Wala po, sir. Bali, sa bahay lang. Ilan taon po yung mga anak niyo? 9, sir. Yan yung panganay. 9, sir. At saka mag-si 7. 9, saka 7. 9 apa. Po yung babae yung panganay. 7 po itong lalaking bunso. Nag-aaral po silang dalawa. Grade 1, grade 4, sir. Grade 4, saka grade 1. Apa. Okay, sige. Si Cherry May, si Mrs., enough na po yung cellphone. Pero yung kanya pong kapatid, si Cheryl, makakausap natin. Ma'am Cheryl, magandang hapon po. Cheryl Abilino, madam. Apa. Ma'am, andito po yung inyong brother-in-law? Apo. Anong nangyari po kay sister? Ba't niya ginanito yung kanyang pamilya? Ma'am. Apo. Alam niyo ba, ma'am, na pwede makulong itong si sister ninyo? Opo, alam ko po yun. Pero hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon. Nako. Pwede yung isampa yung kaso sa kanya kahit na in absentia and then lalabas po yung warrant. Nahantingin siya. Yun na nga po, ilang araw ko na rin siyang 7. Pinukontak, hindi ko siya maano, hindi siya sumasagot eh. Bakit niya po ginawa, ma'am, bakit niya po ginawa ito? Baka makatulong kayo, maipaliwanag kay Nover. Hindi ko alam eh, kasi yun po yun, hindi ko rin alam kung anong problema nilang mag-asawa eh. Sir Nover, pa. Bakit niya ginagawa ito? Ano sa palagay niyo? Yun lang po, sir. Kasi ang sabi niya, minsan, nga, wala na raw siyang pagmamahal sa akin. Kaya ayaw na raw niya makisama sa akin. Sabi ko, kung ayaw mo na sa akin, sa mga bata na lang. Okay naman sa akin na tuwing kinsinas na lang ako uuwi, mag-suporta lang ako sa inyo. Kahit, basta sa mga anak. Kasi malayo, sir, Tagaytay ang trabaho ko. Sa Kaparanaque lang sila, nag-aaral. Kaya, hindi ko naman pwedeng, ano, na wala yung mama nila. Okay. Kailan po kayo iniwan ni Cherry May? At sino po yung kanyang sinamahan? Charlie Hirona, sir. Ano po? Charlie Hirona, Hirona Wenak, no? Charlie. Alam ng anak nyo? Apo, sir. Kasi pag magpadala ako, sir, tumatawag si Mrs. ko kay Charlie na magpasundo doon sa motor ng biyaheng, yung pang mineral, sir. Tricycle na lagay ng mineral. Kasama yung mga bata ko, kakain po sila sa labas. Oh, yung pera ko. So si Mrs. kasama yung Charlie, apo, sir. Pati yung mga anak nyo, kakain sila sa labas. Apo. Nandyan yung mga bata. Apo, kasama. Naku, pwede siya kasuhan ng child abuse. Ayan yung bata, ayan yung si Mrs. Ayan ba si Mrs.? Si Cherry May. Ayan po. Sus, Marioset. Okay. Manawagan po kayo kay Mrs. Nakikinig siya dito, I'm sure. Sige, sir. Jeremy, kung babalik ka, okay lang siya, tanggap pa naman, pero para sa mga bata. Pero kung ayaw, magsasampa ako.
Ayun lang. Anong trabaho po ni Charlie? At ano, sir, delivery ng ano, yung mineral water, sir, ng ano. Ilan taon po itong si Cherry May? 28, sir. Ilan taon po kayo? 41. Ilan taon po si Charlie? 26. Mas bata sa kanya? Apa, sir. Okay. Ito yung bata, panganay. Huwag pakita direct, ha? Iya, gusto mo manawagan sa mama mo? May kinig siya? Gusto magsalita? Nalulungkot siya. Sige, nibalik. Miss Cheryl. Pa. Gusto niyo po manawagan sa inyong kapatid? O baka naman, ma'am, pasensya naman. Baka naman, ma'am, alam mo yung kung nasaan yung kapatid mo, ayaw mo lang makipagtulungan dito kay Sir Nover. Ay, hindi ko talaga po alam. Pero nung nakaraang araw kasi, nagtawag yan sa akin. Tinatanong ko siya kung okay na sila. Wala naman siyang sinasabi. Tapos nagulat na nga lang ako na nag-post sa Facebook na wala na pa na naman siya. Umalis na naman. Tinatawagan ko mula pa kahapon hanggang ngayon. Hindi akong sinasagot eh. Sinat ko na nga yan eh. Wala akong idea kung saan lugar. Kahit man lang siyudad, wala. Kasi ang alam ko doon yung Joy. Ano ba apelido noon? Basta may Joy siyang doon. Yata siya nakatira sa Joy eh. Sir Nover. Sir. Alam mo kung saan nagtatrabaho yung si Charlie? Opo, sir. Okay. Pinahuli ko na po rin sa barangay yun, hindi naman umamin po na doon sa kanya yung asawa ko. Anong pang-apelyo ni Charlie? Hirona po. Hirona. Hirona ba yun, nak? Charlie Hirona? Opo. Hirona. Charlie Hirona. Opo. Anong pangalan ng kumpanya ni Charlie Hirona? Anong pangalan yun, nak? Pwede ba natin pakita yung picture ni Charlie Hirona? May picture ako ni Charlie Hirona? Water station sa malapit na rin ng barangay na Sambali, sir. Ayan yung si Charlie Hirona. Yan po, sir. Ano po yung pangalan ng kumpanya ni Charlie Hirona? Ano pangalan niya? Okay. Mas alam pa ng mga bata. Kasi sinasama yung mga bata. Nagtatambay po sila doon, sir eh. Doon sila Sino naman po 'yan? Yung babae na kumpanya. Yan po yung asawa ko, sir. Yapos yung lalaki yung nakayakap, yun si Charlie. Okay. Sa mineral naman ho yan. Sa water station? Apa, sir. Ano pa lang ulit ng water station? Ano nga yan? Sige, mamaya, tumbukin natin yan. Pupuntahan po natin doon sa water station. Alam mo naman kung saan lugar yan, no? Apa, sir. Sige. Miss Cheryl. Miss Cheryl? Hello. Hello po. Ma'am, gawin niyo pong lahat na magagawa niyo para matulungan po itong mga pamangkin niyo. Ano po? Apo. At the same time, tulong na rin po sa inyong kapatid dahil kung hindi, ma'am, makakasuhan po siya, lalo pat buntis po pala siya. Nako, yan ang pinakamatibay na ebidensya. Try ko na lang po, tatawagan palagi. Pero hindi ko rin alam kung sasagutin niya. Kagabi kasi naka-online chat, sinat ko siya. Hindi naman siya sumasagot sa akin eh. Okay. So, iba sa baka busy siya kay Charlie. Kaya, ito masakit na naman. Sige po. Hello po. Miss Cheryl, from time to time kami po tatawag sa inyo para kumuha ng impormasyon sa kinaroonan po ni Cherry May para magkita itong mag-asawa. Okay? Salamat opo. Po. Tingin sige po. Po, salamat. Sir Nover. Po, sir. Bigay niyo po sa amin yung address ng kumpanya na pinagtrabahoan itong, alam naman ninyo, ano kung saan pupunta natin. Pupunta natin, I'm sure, alam din ng kumpanya kung saan nakatira itong kanyang empleyado, punta natin doon. Apo, sir. Okay. So, yung alam ko, sir, may chatting itong ano, yung lalaki. Baka doon kasi nag-chat yung asawa ko, nasa chatting daw niya. Wala nang chatting yung asawa ko eh, patay na eh. Yung chatting ng lalaki, mayroon pa. Yun ang nadun siguro siya, ganyan. Sige, sir. Sige, sir. Ayaw talaga, nag-off na po ng cellphone itong si Cherry May. Alam niya po na on-air tayo. Kaya niya pinatayan tayo ng cellphone. Sige po, tay. Apa, sir. Po. Thank you. At meron pala tayong update doon kay Sherilyn at saka kay... Si Engineer, ate? Hindi. Anong pangalan nung ano natin? Yung Charlie. Si Charlie din, ano? O kano Charlie din kanina yung Charlie. Lalaking Jerona. Hindi, pero yung tungkol ko kay Charlie na tricycle driver na yung kanyang misis ay si Sherilyn na ipinagpalisa sa isang engineer. Mm-hmm. Ang update po nito, si Charlie daw ay meron ng
Kasi marami nagtatanong sa akin, nung pumunta ako sa Mati, sa Davao. Mm-hmm. Lahat na nakasulubong ko, tinatanong ako ng update. So, bibigyan ko kayo ng update. Meron ng girlfriend. Tama? Wow. Si Charlie? Pinakilala sa mga bata. Si Charlie may pinakilala sa mga bata. Masaya pala Valentine's Day ni Charlie. Yun. At minegosyo na po si Charlie dun sa binigyan natin puhunan mm-hmm. na 100,000. Ano yung anong ginawa niya? Meron siyang online business. Mga RTW at ang model niya ay yung kanyang mga anak. Wow. Di ba ang galing? At on top of the online business, meron pa siyang pwesto ng isdaan. Wow. Big time. Ang saya-saya ko. Dahil yung binigay natin pera, hindi napunta sa wala. Yes. Hindi niya ginamit sa kung ano-ano. Hindi niya winaldas. Bagkus, ginamit niya sa pangkabuhayan na ikagaganda ng buhay ng kanyang pamilya. Biro mo, meron siyang online business. Meron pa siya ngayong isdaan. Palakpakan natin si Charlie. Big time na siya ngayon. Mm-mm. Big time na siya. Discarte. Ayun. Ano na siya? Self-employed. Mm-hmm. Businessman, ang tawag sa kanya. Online business. Di ba? At ang balita naman kay Edwin at saka kay Sherilyn, mm-hmm. anong balita? Lagi mo yung mikropono. Nagsasama daw po dun sa may tsahen, sir. Nagsasama. Tsahen ni Edwin. So si Edwin po, nasa Pilipinas na, kasama na sila ngayon ni Sherilyn sa tsahen. Ito nga masakit dito. Mm-hmm. Dahil walang records sa NSO na magpapatunay na itong si Charlie at saka si Sherilyn ay kasal. Kasal nga sila doon sa pastor. Mm-mm. Pero ang ginawa ng pastor, hindi niya ipinorward sa munisipyo para maging opisyal yung kasal at yung munisipyo ipoforward sa NSO. Mm-hmm. So in a way, wala nga tagang mababailate na law batas itong si Sherilyn. Kaya pala malakas ang loob niya. Tawa-tawa lang. On the other hand, itong si Charlie, wala rin mababailate na batas mm-hmm. kung siya ay tumuloy-tuloy doon sa kanyang bagong girlfriend. Ano ba yung kanyang bagong girlfriend? Anong trabaho? Baka masaktan ulit siya. Ano ba ang trabaho? Eh, anyway, mapanood niyo po yung video kasi tinatrabaho na po ng aming mm-hmm. reporter. Anong trabaho? Okay. Dapat may trabaho. May trabaho. Dapat maayos. Ayoko naman masaktan siya po the second time. Tapos mamaya eh, meron lang palang habol. Oo, kasi big time na eh. May negosyo na Oo, eh. Baka mamaya negosyo lang yung habol. Mm-mm. Tapos popularity. At saka ang dami na tumatawa kay... Ano? Ah, iba naman pala to. At ang update naman po kay Hapon. Ayan, ang dami nagtahanap, idol. Kay Hapon naman po. Anong pala ni Hapon? Si Saito, Mr. Saito. Si Mr. Saito. Lato yan, bibigyan namin kayo ng update. I-upload namin video. Mm-hmm. Pumunta po siya dito. Kahapon. At sabi niya, ang dami raw mga nagme-message sa kanya at gusto siyang maging boyfriend. Oo. Kita mo yan? Famous na po siya. Tinanong niya yung anak niya eh, pwede na ba ako mag-girlfriend? Sabi nung anak niya. Nagpaalam sa mga anak niya. Mm-mm. And also, napakaganda po yung kanyang trabaho. Siya po ay sa isang call center. Tama? Call center ba yun? Sa may bandang Ortigas. Dahil siya po ay bilingual, tatlong alam niya. English, Tagalog, Japanese, especially sa Japan. Wow. 90,000 a month. Big time. Kita mo? Kaya ang sarap ibalita to eh. Puro big time ito mga. Dati-dati, aping-api. Di ba? Itong masarap eh. Dati-dati sila ay aping-api. Ngayon, umunlad yung buhay nila. Okay na ba sa'yo, 90,000? Wag na si Charlie, pero si Hapon. Ba't ko tawa-tawa? Kayo po mga netizen, okay na ba kihap si Sherry at saka yung Hapon? Ano sabi ng mga netizen? Huwag na mag-Hapon. Payag ba? Abay, Hapon yun. Ayoko. Ngayon, anong nangyari po? Yung panganay na anak ni Hapon at saka yung bunso, yung special child, mm-hmm. kinuha po nung misis. And kailangan i-let ko rin ni Hapon yung panganay dahil yung panganay daw sobrang pasaway na. Hindi niya mababantayan sapagkat siya po'y nag-work na nga. Eh, nagbo-boyfriend na raw ito sa murang edad na 13 years old at palagi raw naglalayas.
So kaya nung kinuha ng nanay, pinapili yung bata, pinili yung si nanay dahil kay nanay, siguro, libre siya. Kay tatay kasi hinigpitan siya. Sa kayong bunso, okay lang. So hati, dalawa, napunta doon kay nanay, kay tatay hapon, dalawa. Dalawa din. Ayun. And sabi ko kay hapon, patapusin lang yung school year. Kasi 2 months na lang eh. After 2 months, tutulungan ko siya lumipat malapit sa kanyang workplace. Kasi po yung tinitirahan sa Cavite, maraming netizen na nakahalata, 5,000 a month, na halos 1 pa lang ang laki. Mas malaki pang studio type. Diba? Oo. Tapos, sira-sira pa yung pinto, dingding, 5,000, pumapalag. So hanapan natin sila, sabi ko dun sa Japanese, since malaki ng sweldo mo, ang may tutulong ko na lang sa'yo, yung sa school supplies ng mga bata, pangailan ng mga bata, damit. And then hanapan ka namin ng apartment. Diba? Yung first and last tayo magbabayad. Yung mga susunod, ikaw na kasi. Meron ka naman ng malaking sweldo. Mas malaki pa sa sweldo natin. Ha? Hindi, pero nun. Kung pagsamay natin sweldo mo sa kasweldo ni Hapon. Tayo dyan. Malaki-laki yun. Pwede ko yun. Malaki-laki yun. Oo. Di ba? At syempre, dapat mamahalin mo yung mga anak ni Hapon na parang anak mo na rin kung sakali kayo matuloy. Apat yun, sir. Hindi, dalawa na na. Apat yun, sir. Just me, you, Marimar. Kasi dalawa, punta na dun eh. At mapalakamat. Hindi, kung dalawa lang. Wag na. Okay, joke hirap na yun. Okay, sige. Okay, news break muna tayo mga kapatid. And mga kapatid, kung kayo ay nagbabalak na bumili ng peking cellphone o nakabili na ng peke, naku po, ito po yung maaaring mga panganib na pwedeng mangyari. Pwedeng sumabog. Dahil mura ang mga materyales na ginamit ay substandard, hindi ito safe and durable kaysa sa original, maaaring hindi magtagal, pwedeng maapektuhan ang inyong kalusugan. Ang mga peking mobile phone accessories ay may mga materyales na maaaring mayroong chemicals na delikado sa inyong kalusugan and sa ating kalikasan. Sa mga nagbebenta dyan ng peke, itigil nyo na yan dahil pwede kayong hulihin ng otoridad. Tandaan na huwag umili ng peke. This friendly reminder is brought to you by Cherry Mobile. Magbabalik po ang programang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglaman ng 250 mg silymarine. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine
kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang inyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil, winners sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetic counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang kakampi na mga inaapi. Happy Valentine's Day po sa lahat. Ningal ako. Kay Miss Gantala Vanessa Martinez Cabrera, Men's 3, Jing Tess, si Lovely Shane De Chavez, Lorraine Ann, Ramirez De La Cruz, Cha, Jade Alcantara, and Eugene Laumok, Vicky Lim, Violi Nashon Buse, Jade Alcantara, Tinro Kapor, Cecilia Lozada, and Miss Fia Cervantes, hello po. And Danilo Santin. And Alexa Rocabo Okamen Hermoheno na nakamonitor po sa ating Facebook Live. Okay, idol sa ating sumbong ataksyon si Marlon Azuma, Diomer Goleña. And lima sila idol, reklamo nila itong kanilang agency tungkol sa kanilang overtime. Ang pasahod sa kanila idol ay 400 pesos sa 12 hours. Okay, antipolo sila. Mm-hmm. So 373 ang minimum doon. So sobra pa sila sa minimum. Pero, mm-hmm, may pero. Mm-hmm. Eh, overtime eh. Mm-hmm. 4 hours overtime. So kapos pa rin yung agency. Tapos, may mga binipisyo kayo mga sir? SSS Pilhal Pag-ibig, yung tatlo. Wala pong hulog po sa mga SS ko Pag-ibig tsaka Pilhal, sir. Pero kinakaltasan po kayo? Kinakaltasan po kami, sir. Bawal yun. Pag nanako po ang tawag doon, sa SSS, nakausap natin palagi SSS tungkol dyan. 13-month pay, sir, ang bibigay sa inyo? Ang binigay lang sa akin nun, sir, is 3,000 po. Magsi 6 months na po ako nun, sir. 3,000? Yes po. Hindi po. Kapos yun. Opo, sir. 3,000 ng 373. Well, pati overtime pala. Hindi. 559 kasi dapat per day nyo. Yes, sir. Pero ibabase ito ata sa minimum. Ano, hindi na sa overtime. So, 373 times 8 times 26 equals yun po dapat ang matanggap niya 13-month pay. Yes, sir. Kulang talaga. Ang agency nyo po ay MBZ Security Agency Specials Incorporated. Yes po, sir. Okay. 186.50 ang kulang po ninyo. So, kada araw, 186 pesos po and 50 cents ang nawawala sa inyo. Ilang araw po sa isang linggo trabaho niyo, mga sir? Diretso po yun, sir. Wala kaming day off, sir. 7 days? Opo, sir. Bali, ang nangyayari po, sir, is shifting lang, sir. Nag-i-straight po kami, sir. Nag-i-straightan po, sir. Miss Jeanette Magdigal, magandang hapon po. Ma'am Magdigal. Miss Jeanette? Yes, sir. Good afternoon. Ma'am, andito po itong mga SG ninyo, nagsusumbong po sa amin. Opo. Ma'am, pakibigay na lang po yung nararapat na sahod para hindi na ho magkasuhan pa. Sige po, sir. Na-advise ko po kay ma'am na kung pwede pumunta na lang sila dito sa office ngayon. Okay. Ganito na lang po para makasiguro, para maging maayos po, maging okay yung proseso. Apo. Ng pagbibigay ng kanilang mga back pay. Sa dole na lang po, madam. Apo. Doon na lang ho kayo mag-abutan. Ano po? Okay po, sir. Salamat po, mama. Thank you po. Good afternoon. Thank you po. Mr. Erwin De Jesus ng Dolly Rizal. Magandang hapon po, Mr. De Jesus. Hello, sir. Magandang hapon po. Saan ho ba yung tanggapan nyo, Sir Erwin?
Dolly Rizal office po kami, sir, sa may ano po, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Malapit po sa Santo Lucia Mall. Ah, okay. Sige, madali mahanapin niyo. Sir, agad-agad, ngayon pa mismo, sasaluin kayo ni Odette Molina para doon po sa schedule ng pagkikita po ng mga security guard at ito pong mga taga-MBC Security Agency. At yan, pakialalayan lang po itong mga security guard kung magkano ho dapat talagang perang matatanggap nila at magkano po yung mga nawala sa kanila dapat maibigay. Sir, okay Irwin. Po, sir. Okay. Mabuhay ka, Mr. De Jesus. Okay po, sir. Thank you po. Okay na po yan, sir. Sa Dolly po kayo magkakabayaran, mabibigay na po yung mga kulang niyong mga pera. Okay, sir. Okay? Thank you, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat thank po, sir. Thank you po. Thank you. Salamat po. Okay. Oh, may mga nag-I love you daw sa iyo, ha? Diyan? May nagsabi pa, wag naman yung si ano, yung inakuryente, wag naman, may asawa yun eh. May... Wala si sir, gusto talaga ako magka-jowa. Hindi, kasi may mga netizen na, ano, ah, si Lolo Rogelio, sino ba si Lolo Rogelio? Ayun, yung tinulungan ko sir, yung sinundo ko sa Antique. Ah, si Lolo Rogelio, yung sabay pao nga pala. Ayun daw ang gusto, may mga gusto yun. Oh, sige, mamili ka. Si... Kasi binata yun, ha? Puro binata. Siyempre, choices ba yun, sir? Hindi, ito lang choices. Si Lolo Rogelio, kasi crush na crush siya noon. Hindi, totoo lang. Crush ka, tapos kumikislap-kislap ang mata habang inintabi natin. Lolo Rogelio, tapos si Hapon. Tayo tayo dyan. Si Kuya Makmak na nga lang. Si, sino pa ba yung iba? Sino pa iba available? Lolo Rogelio at Hapon. Sino naman? Sino si Gilbert? Ah, hindi si Gil, hindi na kasi yung asawa nung malaman na may tindahan na bumalik. Wag na yon. Nagkabalik ka na. Si sir gusto talaga magka-jowa. Kasi kita mo naka high heel po siya, oh. Ganun ka taas yung high heel niya, oh. Ganun, oh. Oh. Tapos naka sayang yung outfit ko. Oh, sayang yung outfit niya. Si Lolo daw, oh, si Lolo daw ang sabi nila. Yun. Si Lolo. Si Lolo Rogelio. Ay, si Lolo Rogelio nag-undergo ng biopsy ngayon. Ayun, si Lolo Rogelio binibiopsy. Siya po yung ginagamot. Pero kung halimbawa si Lolo Rogelio, akong magiging ninong. Ano sa palagay mo? Hindi ako nagbibiro. Pag si Lolo Rogelio, akong ninong. Diyos ko, Lolo na yun. Lolo natin yun, sir. hindi. Ilang taon na ba si Lolo Rogelio? 50 plus na. 60 plus. 67. O, sige. Huwag na si Lolo kasi ayaw mo, hindi natin mapil. Si Hapon. Diyos miyo, Marimar, sir. Choices ba yun, sir? Parang sa pilitan yun. Oo. Oh. Huwag si Makmak. Sabi mo si Makmak. May asawa si Makmak eh. Oo. Oh. May taga-Hong Kong. Gusto si Shari. At iligawan nyo. Magpadala kayo ng mga bulaklak at magpakitang gilas kayo. Pero dapat yung mga mangliligaw, yung sertipikadong binata at sertipikadong may trabaho at sertipikadong hindi adik. Yan. Sertipikado hindi nananakit. Yan. At sertipikado mapagmahal. Yan. Lahat yan, buhos nyo kay Shari. Yan. Diba? Malay mo. Good luck sa'yo, Shari. Sana makita mo sa pamagitan ng mga netizen natin yung inahanap mo. Ayaw mo na talaga kahapon? Wag na, sir. Single na lang. Lolo Rogelio, ayaw mo rin? Wag na din. Uy, sino nagsabi niya? Gaudencio Dulay. Hoy, sino pa to si Ate mukhang, Gibbs talaga? Mukhang mayaman yung pangalan niya na. Gaudencio Dulay, pang mayaman niya na. English, sir. English pa. What about me? I'll date Shari. I'll take care of her. Okay. Yeah. Well, happy Valentine's Day po sa lahat. Lalo na po sa mga kababaihan, ang aming pong pagbati sa inyo. Malagayang pagbati. Happy Valentine's Day. Mabuhay ang kababaihang Pilipino, mabuhay ang ating mga OFW, mabuhay tayong lahat. God bless po. Okay, up next po si Nanay Christopher Min sa programang Christopher Minute. Ako po si Shari Roman with Idol Raffy Tulfo. Happy Valentine's Day po sa ating lahat and magandang hapon po.